Napapanahon na umano upang pagtibayad ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Code of Conduct sa South China Sea. Ito ang pahayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Luxin Jr. kasunod ng naiulat na harassment sa isang media team sa West Philippine Sea. Sinabi pa niya na kung mangyayaring may masasaktan o kung wala mang mamamatay sa ginagawang harassment ng China sa mismong exclusive economic zone ng Pilipinas, asahan niya ang pinakamatinding protesta ng DFA. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Department of National Defense sa pangyayari. Pinaimbisigahan na niya nila ito sa Armed Forces of the Philippines para sa kaukulang aksyon.